So, ayan po mga Kalingap. Welcome back po to our channel, Kalingap Edu. At ayan, ngayong araw po, nandito tayo ngayon sa lugar nila, Arjin. At nagpapasundo dahil malipat po siya ng gamit sa kanyang boarding house. At ito, pumunta ako dito umaga para samahan siya. At yan, nandito sila. At nandiyan din si Nanay. Nay, masama ka yata sa boarding. Makikitira ka na din doon. Dalawang araw lang pagdating sa boarding niya kasi aalamin ko lang yung pag-OJP niya bukas, anong oras yung pasok niya at saka yung labas niya. Tapo, parang i-check mo lang gano'n. Saka kung safe doon sa lugar niya. At makikita ko naman yung titirahan niya. Okay yan. Para maganda naman dun sa nakita ko yung nakaraan, maganda safe naman, madaming maraming CCTV, maraming mga may mga bantay, di ba? Okay, maganda kaya, pero siyempre double check natin nanay. At maganda nga ni kasi medyo malapit lang sa SM. Di si Arjin mahihirap kung magano mag-punit. Pwede. Gabi ang labas niya. Ito yung mga gamit niya. Tara. Lipat bahay po si Carl, si Arjin. Pag-alim natin ang mga gamit. Kasangkapan. Pinalayas na po siya. Pinalayas na. Kailangan na niya maging independent woman. So ayan po mga Kalingap, yung gamit nila inilagay na natin sa kotse at papunta na po tayo ngayon sa kanilang boarding house. Hahatid ko na sila para di na sila mahirapan kasi may kalayuan po to. Kung makikita nyo dyan po sa may area ngayon, bundok na po yan talaga. At ayan, mas maigi na lang kung may ganitong service para hindi sila mapagod magparalipat-lipat. At nakaka-stress din pati pagka commute lang. Tara po. So ayan, karting din tayo. Bagal ko mag-drive. Bagal lang yun. Ito yung mga gamit. Init. Pero mas okay na to kaysa sa maulan. Samahan muna natin sila. Saan ay dyan papasok yan? Sinalayas na po siya sa kanilang tirahan. Pero sinamahan pa rin siya. Supportive na pala. Parking. Ito po. Papasok. Yan, ito na tayo. Magkakasya kaya dito tatlo. Abag. Patagalid na lang. Maganya ka. Sige mga. So, nanay, okay naman yung kinuha niya. Okay lang naman sa inyo. Siya nga, no? Kasi abot ng 3K yung down yung niya per may makukuha pa naman kayo kasi in advance may advance pa ako ay pang allowance mo na yung makuha mo agad. Ay grabe dito, tubig siya dito, no? Tubig smag chat, itatambay.
Namimiss mo si ate mo. Dalawang linggo siya dito. Wala, di mauwi. Ano? Pagkano, Arjun, wala kayong mga pinapagawa si ang mga teacher niyo, yun lang mismo, ano lang talaga, yung immersion, no? So, kahit nga po may OJT ka mga yan, kailangan namin mag-ano. May nire-review kayo? Ay, may binigay na para mga activity. Ah, kala ko wala. Kala ko ganyan, pang ano yan eh. Pang college na yata, yung ganyan ng klaseng, ano, mga immersion na yan. Required na daw po yung sa amin po pala. Sa mga pag, mga private school po wala man pong ganyan. Walang ganyan? Sa public lang po talaga. Required daw po yung para sa public. 2 weeks lang. Bagi 2 weeks lang kasi kung ano yan, kung umabot yan ng mga kung sa college, 2 months eh. Pero at least meron ka na experience na ganyan. Maganda rin yan. Ah. Ay, ay, ay. Lana, dito ka natitira habang buhay. Ano, Paiga, dito ka natitira habang buhay. Ayaw mo? Bakit naman ayaw mo nung katabi mo SM? Malakad ka lang sa SM. Kaya na, wala kayong dalang damit? Ah, meron. Kala ko wala ko. Hindi nalang damit at malayo-layo. Hanggang bukas po kayo? O sunod na araw pa? Ay, mga Merkulis pa pala. Paano dun yung mga sila asawa niyo dun? Okay lang eh. Iniwan niyo. May mga anak pa kayo dun. Oo nga. Iiwan yung mga bata. Wala. Magpunta ako agad sa nagtitinda ko ng lista. Wala ko lang. Sabi ni Pap, ni tatay niyo po. Ay, ni asawa niyo. Kasi po, ano, wala. May paso kami ay. Tiyan nga. Ako po, wala. Tulungan po kumakaan doon. At yung kapatid ko po, yung sumutro sa akin. Kasi masok po. Kaya nga, tapos. Kaya si mama din yung alag. Saka, siyempre sa umaga, wala maasikas doon sa mga bata. Si tatay naman nagtatrabaho sa gabi, pagod sa umaga. Nainis na. Yan. Dapat nagpaiwang ka na lang dun. Wala ka naman pasok. So yan. Nay, itong pagkaano ba dito ni Arjun na paghiwalay sa inyo, first time lang po ba niya itong ano? First time na mangyari sa kanya itong gantong sobrang tagal, dito 2 weeks. Dalawang semana. So, ano po ang nararamdaman nyo ngayon na parang, ay, nahiwala yung anak ko? Kasi, naano ko kasi, biglang nagpukot sa amin. Nagpukot sa amin. Oo, panganay mo to eh. Ito ang unang anak mo. Siyempre, parang baby babe. Biglang sana samahan ko hanggang natapos. Yung ano niya. Hanggang sa pagkatapos sa immersion. Hindi pwede eh. Kasi may mga kapatid na siyang sa pasunod sa bahay. Parang nakakalungkot na din ng konti dahil matagal-tagal din yun eh kahit paano. At siguro napansin nyo rin sa ano na ay si Arjun parang tumatandaan na parang, di ba? Nag-ano na sa akin, ginagawa ko daw siyang baby. Ah, nagre-reklamo? Oo. Okay lang yan kasi ba, ano naman, siyempre, kung pinakaunang anak eh. Ako mag-isa dito sa ganitong house. Saka, siya pati yatang sulong babae, di ba? Sulong babae si Arjun sa kanilang ano. Panganay nga lang, pero kahit na. Walang magbabantay dito. Siyempre, siya lang solo dito sa ano. Pero, huwag kayong mag-alala na. Mabisibisita naman ako dito kahit mga 2 to 3 times a week para ma-check din siya. Masalo kung gabi yung labas niya, mas delikado yung sa kanya kasi babae. Siya nga, no. Umuwi siya dito, wala pa makakain. Solo-solo lang siya. Malungkot pa siya pag uwi niya dito. Siya nga po. Self-service. Kain ka na doon sa taas. Kaso mahal doon. Mahal doon, 100 plus doon lang, 1 mili. Yan. Ang lamang lang dyan, marami kang tao makikita.
sa bundok wala, kakaunti lang. Dito city. Siguro parang ibang ano, ibang feeling kasi doon sa ano bundok tapos dito city na ang anuhan mo, di ba? Oo. Saka ano ba? Paano yung sa ano mo sa mga magmalibang magmamadali ka sa umaga dito, anong mga kakainin mo? Wala mga tindahan dito. Walang tindahan dito. Walang tindahan dito. Mga SM ka pa. Mag-grocery. Sige, ako nang bahala dyan. Ano, mag-grocery na lang tayo mamaya. Okay. Sige tayo. At para ano kasi sa ano dyan sa SM karaniwan kung ganyang alas 10 sa bukas dapat mga alas 8 na dyan ka na sa lobby. Ganun yun eh. Kasi bawal parang ano na eh. Parang may mga ano din na bawal malit. Bawal malit mahigpit dyan sa mga ganyan. Bawas ang sahod mo niyan. May sahod ba kayo doon? Wala. Wala naman yung sahod. Wala. Walang allowance. Kahit ano allowance. Parang project lang talaga. Pag hindi ko nag-OJT, hindi ko makakabal. Sa pero yung iba nagbibigay yata ng ano eh. Sa halimbawa sa college, baga pag nag-OJT ka sa college, kung yung mga inangangailangan talaga ng ano, mga ganong klaseng staff, nabigay sila kahit pasing konti lang. Pero okay din yan kung kailangan pa ng school, hindi ano. Kung required. Tara, bukas na yata ang SM, no? Tara. Game na. Papasyal naman natin sila nanay at saka si Tutoy dito at bihira lang ito makapunta dito eh. Ayan po, mapunta kami ngayong SM. Bibila natin ng ano, ng mga pwedeng makain siyempre si Arjun sa kanyang boarding house. Mga grocery. Dito na rin tayo. Ang laki ng gwento, no? Parang bundok ko. Parang nakapunta sa bundok. Nahihiyain. Ano yan? Hanggang sa langit. Hanggang sa langit. Ang taas hanggang sa langit. Hanggang sa langit na to. Ang dami ano, walang ganito sa bundok. Doon tayo. Kuha na tayo, no? Sa langit. Keratin, mabango yan, ha? Tara, okay. Ano yan? Sige ka. Pasok yung dalawa. So, bahala. Ikaw. Mamasarap to. Ang umu. Ay, yun na tatura lalo. Sige, ito. Sige. Kumaka pa. Ito, masarap to. Blueberry. Ano, pili ka dyan. First mallow. Sige na. Akin daw. Bigas. Sup? Okay na po. Yan na po lahat. Okay na yan? Ano dyan? Ha? Spaghetti? Ano? Ano sa atin? Ano? Fried chicken. Fried chicken? Tanungin mo kung may fried chicken. Alin dyan? Alin dyan? Ano to? Sinigang. Sinigang na isda meron. Ayaw mo na nun? Ayaw mo na sinigang na isda? Ito, sarap nito. Ano? Fried chicken. Ha? Maalam. Maalam chicken?
na po, kakain na kami. Pagkain kami, pagkatapos mag-grocery. Sunod po yata ito na sila pawi. Para kasi madami dami ito, may hirap na dahil. Tara tayo! So ayan po mga kalinok, naibili ko po sila ng grocery si Arjin para sa kanyang para sa kanyang makakain dun sa boarding house niya for 2 weeks. At ayan Arjin, magpasalamat ka sa channel natin. So ayun po, kuya, thank you so much po, lalo na po sa pagsama sa akin nung nakaraan po sa boarding house, nung pag-asikaso din po doon. Tapos ngayon po, sa pag-grocery din po sa, para sa sarili ko po, sa pang-boarding house ko po ngayon. Sobrang salamat po sa, lalo na po sa mga tumutulong po. Sobrang thankful po sa. Anay! Baka may gusto kang sabihin. Maraming salamat din sa iyo po, Kuya Ido, at grocery mo yung anak ko sa 2 semana niyang pwede niyang maiulam at makain niya. Maraming salamat sa iyo at sa pagsindo sa mga na tumutulong kay Arjin. Salamat din sa iyo, sa inyo lahat. Sige, ayan po. Thank you so much po sa panonood, mga kalingap. At hanggang dito na lang po. Paalam.